Kamusta mga kapanaligs? Antabayan na natin mamaya yung ating special guest for tonight, one of my former students. Ano? His name is Stephen Strange. Merong i-discuss na something, si Sir Stephen Strange. So, pagka na natin kayo sa stay-put lang kayo dyan. Na. Ayan na. Hello, good evening! Hello, good evening! Ayan, uy, wow! Salamat sa pagpapa-unlock ng aming invitasyon. Salamat at meron kang time for us. But before anything else, gusto lang natin paalalahanan yung ating mga viewers and listeners. Do not believe anything we say here. Yung mga sasabihin namin, or especially ni Stephen Strange, nang galing sa experiences namin yan. Diba? Hindi yun tama, hindi yun mali. But be wise enough to absorb the information that you need, that's useful to you, and scrap those things na hindi naman useful para sa or supportive sa success nyo. So, tell us something about yourself. Who are you as a trader? Who is Stephen Strange? Stephen Strange, naku, seryoso. Kapag hindi ako sanay, ha? Pero who is Stephen Strange as a trader? Siguro, I am a trader na student and a teacher. Student kasi naniniwala ako na yung trader kasi, yung pagiging trader, hindi natin matatakasan. So, if nandito ka sa trading 5, 10, 20 years from now, be a student always. Kasi the time na hindi ka maging student is the time na kukunin ni market yung mga binigay niya sa'yo. So, be humble to be a student. Dapat coachable ka. And second part is, I'm learning not just as a student, but as a teacher as well. Kasi, ano ako kapit, gusto ko talaga magturo. Kahit pa ako, hindi ko pa na-mimit yung trading. So, para sa akin, I'm also learning as a teacher. So, kapag hindi ko naiintindi, kapag hindi mo ma-explain yung isang topic sa, let's say, sa isang grade 3 student, ibig sabihin, hindi mo naiintindihan yung topic na yon. So, si Stephen Strange as a trader is both a student and a teacher. Short but sweet. Ayos ah. Narinig niyo yun, guys. Be a student, be a teacher. There's only one way to master something, and that is to teach it. Wala kayong makikita dyan na mentor, na master, na sifu, na lama, na guru. Alam mo yun, yung master ng kanilang crafts na wala silang student. Si Mr. Miyagi nga, di ba? Kailangan mo, kung gusto mo maging master of something, na meron kang student. You have to teach. You have to pass it. Yung mga natututunan mo. Pero anyway, baka may mga mape-preempt tayo ng mga ano eh, mga discussion. So, what are you gonna be discussing tonight, sir? Ano yung mai-o-offer mo sa madlang people natin, sa mga kapanaligs natin tonight? Anong mai-offer ko? Unang-una, kap, yung sarili ko. Nako po. Kutsa, parang ano ah. Parang apokalipto, Brad. May pag-alay na nagaganap. I-discuss na ba yung, ano, yung 5 points? O general muna? Oo, pwede mo i-ano ah. What are you gonna be discussing tonight? Okay. Guys, listen carefully. Actually, bago to yung format itong Trading RX. So, meron akong 5 points na pinirepair para sa inyong lahat. So, guys, write this down if may notebook kayo dyan. Ang title ng presentation or ng topic mo today is how to pay your bills. First okay. Question ko is bakit ito yung napili mong title? Aside sa nakaka-hype siya, para sa akin kasi ito yung daily struggles ng mga, hindi lang ng mga traders, ng mga Pilipino. So, if meron akong way para maturo sa inyo kung paano magbayad ng bills, actually, hindi lang sa trading applicable yung ituturo mo. Applicable din siya sa buhay. So, how to pay your bills? Mamaya, i-discuss ko point by point, 5 points. Okay, so yun pala, how to pay your bills para sa mga mas makaka-relate yung mga nakakarami sa atin dito. Ano? So, should we start with point number one? Point number one, guys, write this down. I was a newbie, I am a newbie, and I will still be a newbie. Lalim. Malalim. Malalim ang pagkagat. Ang
nabanggit mo dito, sir. Anong ibig sabihin nito? Please explain. Explain ko lang, guys. So, na-mention ko kanina na, na-mention pala ni Cap, na umattend ako ng maraming seminars, nag-3-3 ako, naging ZFT ako, and then after ko maging ZFT, dumating yung point na naging complacent ako. So, I realize that complacency is the number one killer of success. Kasi ang mindset ko, ganito, ZFT na ako, magaling na ako, bukas kikita ako, kahit hindi ako mag-aral. And then life happened. The moment kasi na yung tingin mo sa sarili mo is magaling na, that is the moment na nagsisimula na rin yung pagbagsak mo. Ang point ko dito is, huwag kayong acne or yung AKNY. Kap, ano ba yung AKNY? Oh, ano ba yan? Ano ba yan? AKNY, alam ko na yan mindset. Huwag kayong ganun. Yung alam ko na yan. Ibig sabihin nun, nung alam ko na yan, is complacent ka. Kasi feeling mo, magaling ka na eh. So, for example, ako kasi, for example, mag-discuss si Cap ngayon ng AOTS or ZS dito ngayon sa Trading RX. Makikinig pa rin ako. Always be a student in the game called stock market. Alam niyo guys, sa basketball, kahit sila Michael Jordan, sila Kobe Bryant, LeBron James, nagbabayad pa rin yan ng malaki sa mga trainers nila. Kahit na sobrang taas na nung narating nila. So, ikaw nga, nagsisimula ka pa, hindi ka pa kumikita, eh meron ka ng alam ko na yan mindset. I think kailangan nating baguhin yung mindset na yon. So, as a starting point, lalo na sa mga nagsisimula pa, basa kayo ng libro, umattend kayo ng seminars and workshops, attend kayo ng Impact! Yun! Impact! Pero ang nagpabagon sa mindset ko nito is, pag talo ako sa trade, for example, talo ako sa trade, mag-aaral ako. Pero pag nanalo ako sa trade, mas doble yung aral ko. Na-realize ko kasi that making money is one thing, but keeping the money is what makes the difference. So, always be a newbie. Yung palang ibig sabihin nun, alam ko na yan attitude. Alam mo, that's the most deadly attitude that you can have, ano? Not only in trading, but also in real life. Alam mo, pag Impact, share ko lang ha. During, actually, hindi lang Impact eh, kahit sa Compass or any of my talks and speakerships, parang kong sinasabi na alam kong hindi kayo kumikita because you are here. You are attending my seminar. So, wag mong i-scrap mo yung alam ko na yan attitude mo and listen very carefully. Be participative, be attentive. Kasi, papasok dito yung sinasabi ko na one idea can change everything. It can turn around your life. So what if, alam ko na yan, tapos bigla ka nag-CR. Na parang, kasi sa Impact Met, dinidiscuss ko rin, nagre-review kami ng MAs. Diba? MA is very basic, diba? Ang daming literature niyan in the internet and in trading books. So parang may mga magsi-CR. Tapos biglang, alam mo yun, biglang may sabihin pala ako doon na MAs are like this. Diba? Tapos, bigyan ko yung example ha. When I talk about MAs, palagi ko sinasabi na, for me, MAs are not tradable levels. They are just indicators of health ng isang stock. So parang, one time, sa Impact Singapore yata yon. So, dinidiscuss ko yung MAs, and then merong mga nag-CR. CR moves, yung mga, usually yung mga magsi-CR dyan, ayun yung mga ano eh, yung mga nakaupo sa likod. Ay, alam ko na yan. So, sisimple yan sa likod. Tatayo yan, tapos magsi-CR. Tapos, sinabi ko yon yung MAs, health and condition ng stock yan. They are not tradable. Hindi mo pwede maging buy on breakout yan or sell on breakdown. So, nung pagbalik ng student, so parang sabi ko, review, sige, exercise tayo. Biglang, hindi niya alam. Hindi niya na-gets yung sinasabi kong health and condition of the stock. Diba? So, medyo naging deadly sa kanya. Para sa kanya yung ano, hindi siya naka-follow na dun sa ano. So, that's acne. AKNY. Very dangerous to your trading success. Oh, anyway, continue. Maganda yung sinabi mo about kila Michael Jordan, ha? Kila LeBron James. Nakuha ko yan. Actually, guys, nakuha ko yan kay, ano, kay Cap nung RTC
I think RTC2 yun, Kap, eh. Alam Artist. nyo ba, guys? Pag umaattend ka kasi ng seminar or workshop or nagbabasa ka ng libro, all you need is just one sentence or two sentence na talagang magkakaroon ng malaking impact sa sarili mo, eh. I-share ko lang, Kap, nung impact. So, actually, nasa blog ko to, eh, sabi. I think si Paul, tinanong mo si Paul. Paul Friginal! Sabi mo kay Paul, oh, Paul, kailan ka mag-full-time? Siguro, 1 year, 2 years pa. And alam mo ba yung response mo noon? Ang sabi mo, ang tagal. Alam nyo, guys, kung magpapaka-nerd lang tayo sa trading within 3 to 6 months, believe me, within 3 to 6 months, magiging full-time trader ka. And, guys, I am a living testament of that. Ang goal ko kasi after impact, I think 9 months, mag-full-time ako for 1 year. And in just 3 months, naging full-time trader ako. If magpapaka-nerd ka, if tututok ka sa trading, if talagang wake up early and sleep late yung gagawin mo. So, yun yung parang one, all you need is one line or two lines. Wow, may testimonial na naganap. Hindi planado yan, guys. Hindi planado yan. Pero totoo yan. Totoo yan. Sinabi ko rin yun kila Messi, no? Kila Seriously, ang tagal naman. Diba? Parang one way to challenge them, to challenge their, ano, to go beyond their limits. Yung ganun. Kasi, alam, naniniwala ba kayo, guys, na minsan yung teacher nyo or yung mentor nyo, mas nakikita pa, mas may tiwala pa sila na magiging successful kayo kaysa sa inyo. Tiwala nyo sa sarili nyo. So, nakikita namin yan, eh. I know potential when I see one. So, kaya, like, kadito rin kay Stephen Strange, wow, may pagbalik ng testimonial na naganap. Dilaan ng puwet ang nagaganap. Like, dito rin kay Stephen Strange, nakita ko yung fire, eh, sa mga mata niya. Sabi ko, ay, pucha, magiging, ano to, magiging future follower ako nito. Huwag lang makabuntis. Ayun nga, and to add lang din doon sa nabanggit mo kanina, no, yung nabanggit mo kasi kanina yung kailangan natin magpaka-nerd. Yes, that's true. Why? Because we're dealing with huge amounts of money here. 'Di ba? Isa sa mga maling nangyayari sa educational system natin is pinagtatawanan natin yung mga nerds during our school days, during alam mo, nag-aaral pa tayo pag nerd kasi gusto natin maging cool, tayo yung mga payosi-yosi lang, tayo yung mga nagka-cutting-cutting lang, tayo yung mga school bukol. Ayun yung definition ng cool, eh. Kapag ayun yung mga pag cool ka, pagka kunyari nakabukas yung polo mo, 'di ba? Naka white shirt ka lang or wala kang pakialam dun sa mga nangyayari. Ayun yung cool, ayun yung itinuro sa atin na cool. Pero well, guess what? Dito sa stock market, ibang definition ng cool. For me, kung gusto mo talaga maging successful, you have to be a nerd for some time. And believe me, wala pa akong nakakausap or nakikitang successful trader right now na hindi ko nakikita na nerd moves. Ayan sila, Charles Lee, mukhang hindi yan nerd, pero nerd yan. Guys, puta, pag narinig nyo yan magsalita about financial statements, about macroeconomics, just ko dudugo yung utak nyo kasi ganun yung nangyayari sa akin. Pero anyway, be a nerd. Ayan, natutunan natin dyan. Ilagay nyo sa mga declaration nyo. I am a nerd. Okay, continue, Sir Stephen Strange. So yun, guys, ito yung main point ng talk ko. Pakinggan nyo to, guys. Listen very carefully. Don't wish for money. Okay? Don't wish for money. Wish for skills. Kasi sa mga Pilipino, ito yung mindset nila. Kung marami lang akong pera, mababayaran ko yung bills ko. For me, that's a wrong mindset. The correct mindset is this. Kung marami lang akong skills, mababayaran ko yung bills ko. Okay? Bigyan ko kayo ng example, guys. Yung mga doctors, they pay their bills because meron silang skill to heal people. Then, di ba yung may mga doctors, meron yung mga mastery like ophthalmologist, surgeon, OB-GYN. So, unang tatanungin ng mga pasyente, sino ba dito yung pinakamagaling na surgeon? Sino ba dito yung pinakamagaling na OB-GYN?
Alam niyo kung bakit? Ang natural instinct kasi ng mga pasyente, hindi yan pupunta doon sa mga papuchong-puchong doktor lang o yung mga ano-anong doktor lang. Siyempre, kung ikaw, pasyente ka, doon ka pupunta sa pinakamagaling na doktor. So, pag master mo ang isang skill, mas malaki ang pera mo na pangbayad sa bills. So, guys, point number two, we need skills to pay the bills. Yun, may pag ano, tongue twister na naganap. Sige, we need skills to pay the bills. Nagets na namin ano, tama yung point mo. So pwede ba kitang tanungin, sir? Sige, sir. Sige, ano yung mga skills mo? Na can you identify at least 3 skills na tingin mo high income skills? Okay, sir. Unang-una, sir, trading. Under trading kasi. So trading is a major skill. Mm-hmm. Under trading, meron pa yung mga minor skills like, di ba sabi mo nga, Kap, trading is a game of skills. So, mm-hmm. For example, cutting losses, taking profits, planning, sobrang dami. So, as early as now, guys, acquire as many skills as possible sa trading. So, that's one skill. Number two skill siguro, Kap, is itong pagiging madaldal ko or or yung pagiging mahilig kasi ako mag-speak eh. So, nakikita ko siya as another way, another skill ko na pwede kong magamit in the future. Mm-hmm. And siguro yung third skill ko is, so far, yun pa lang yung naisip ko, Kap. When it comes to skills, ito yung mga bagay-bagay na merong ING sa dulo. So, magagamit ka ng ING, like speaking, trading, selling, hunting, buying, negotiating, lahat ng merong ING can be a skill. Pero at the same time, ang pinakamaganda, ang pinakagusto ko dito about skills is it's learnable. Walang nabuhay or ipinanganak na magaling na agad magpiano or magaling na agad magbike or magaling na agad magdrive. Now, what's very important is to make that skill high income. Kasi having a skill is one thing, pero yung sinabi nga ni Stephen Strange na ano ba yan? Kaya ba niyan makapagbayad ng bills mo? So, let me give you an example. Let's say driving. So, driving is a skill. It's a basic skill for those people who want to go from A to B conveniently. So, merong basic skills sa driving. Magpaturo ka sa friend mo, mag-enroll ka sa A1 or sa smart driving, matututunan mo yung skill na yon. Basically, ang objective mo lang doon is para wag kang mamatay. Diba? Para marunong kang humawak na manibela, mag-drive ng kotse. That's basic skill. Pero, ito pang isang indicator na para malaman niyo kung ano yung mga high income skills. Kung merong ranking ng particular skill na yon, sa buong mundo. Say, for example, driving. Kung makikita mo sa driving, merong mga ano, 'di ba? May mga racing. Sa tingin mo ba, 'di ba, magkaiba ba yung level of skill ng mga race car drivers and yung mga drivers na nag-aral sa A1? Definitely. So, yung mga 'yon, meron silang pinag-aralan, meron silang step-by-step process throughout the years para maging high income skill yung basic skill na driving. So, everything, believe me guys, everything can be a skill if you will just practice it deliberately, if you will just learn it deliberately. So is trading. Diba may ING din ang trading eh. Oh, it's a game. Tama si Stephen Strange. It's a game of skills. It's a major skill, pero maraming mga under trading, sa umbrella ng trading, na pwede nyo ring practicein. So, hanapin din yung mga merong ING sa dulo. Diba? Planning, selling, buying, cutting, position sizing, lahat yan skill. Ang tanong, tanongin mo yung sarili mo. Ikaw ba yung pinakamagaling doon? Doon sa skill na yon.